guys, so my name is Policia ko. Kung first time ka sa aking channel, pag-uusapan natin ngayon ang isang malaking tanong. Home credits. Ano nga ba ang mangyayari kapag hindi ka nakabayad? So, yun. So, i-shortcut na natin, no? So, huwag na nating paligoy-ligoy pa. Shortcut na to. Base sa Constitution, ng Bill of Rights, 1987 Constitution Article 3 Section 20. Tandaan nyo, 1987 Constitution Bill of Rights Section 20. Verify nyo. Tingnan nyo sa Google. Ang sinasabi doon, tawag nito, no person shall be imprisoned for debt or non-payment of full tax. So, malinaw niya na pag sinabi sa batas ng shall, mandatory yon. Shall be. Oh, di ba? Hindi will be, ha? Shall be imprisoned for debt. Oh. Ngayon, guys, may tanong. Kapag may mga scenario kasi na kapag hindi nyo yung common na utang, no, kapag hindi nyo na-handle ng maigi, ay maaari, take note ha, maaaring pumasok sa estafa at magiging kaso ito. So that's it, yun ang pag-uusapan natin ngayon, paano siya at yung stages ng strategy nila kung paano sila maningil. Diba? Yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba ang dapat mong gawin? Cool ka lang. Diba? So, pero, hindi ko kayo iniinganyo na huwag kayong magbayad ng utang sa home credit. Ha? Magbayad kayo ng utang nyo sa home credit. If ever lang naman. Kasi, alam mo naman, ang buhay, diba? May dumadating talaga na pagkakataon na hindi lang ipit, hindi lang gipit, hindi lang salat. Salat na salat. Pa tayo. So, dumarating talaga yung time. Pero, wag naman sanang buong taon salat. O 5 years na salat pa. Gaya yung iba, yan, manonood nito ay, medyo malaki na yata ang utang. Hindi naman nagbabayad. So, makapal na lang ang muka noon. Diba? Ngayon, guys, ano ba ang level ng stage? Ano ba ang stage ng paniningil or ng strategy nila, no? Si Home Credit kasi guys ay merong may mga partner yan na law firm yung nakakontract or nagbabayad, binibili nila information para pagkakitaan din. So yun yung law firm, trabaho ng law firm. Mamaya pag-uusapan natin yan kung ano yung mga strategy nila at legal ba ang kanilang ginagawa. Ngayon, excuse me. Punta tayo sa stages ng home credits. Strategy. Una, siyempre, pauutangin ka. Loan man yan, money loan, cash man yan, or items. So, pag dumating yung time na nadili ka, matik, may charge. O kaway-kaway sa mga nakaranas dyan, matik yun, di ba? At kapag items, malaki, medyo siguro 20,000, 10,000 above, 5,000 above, meron silang collector. Kapag delay ka, bukod sa nare-receive mong notification sa text, may pag delay ka na, kinabukasan or a few days, may darating sa'yo ng collector. Madala-dala yung, maaaring may dala ng billing statement or yung tinatawag na listahan, kung ano na status. Automatic, hindi libre yon. Kapag dumating sa'yo yon, automatic 250 ang charge nun. Diba, ganun siya kalupit. Para lang i-remind ka na magbayad ka or pwede rin magbayad ka, kunin niya yung bayad. Okay? So, yung collector may level din yon. Maaring first, come, second, or third, maaring fourth. Balik-balikan ka, depende siguro sa amount, no? Kapag naramdaman nila na talagang hindi ka na nagpabayad, kasi ititix ka pa niyan, kakaroon pa ng kung sino tatawagan yung mga tao, yung mga credential mo dyan,
o maaaring sa office, tawagan ka niyan. Di ba? So, ano bang gagawin mo doon? Ano bang strategy mo doon? Ito. Pag dumating yung time na yon, di wala ka na talagang pag-asa makabayad kasi nga wala ka namang pera, wala ka namang trabaho kasi hindi ka na nagtatrabaho. Wala ka ng employer. Ganito. Eh, pag talagang naramdaman nila na hindi ka na nila ka, kaya, ito turn over nila yan sa law firm. So, sa law firm na tayo. Hindi porque law firm ay kaso na yan. So, dito kayo mag-ingat kasi baka pumasok sa staff pa. So, pakinggan nyo yun. Sabihin natin na ito ang iingatan nyo kasi pag pumasok sa ano to, pag pumasok sa estapa ay delikado, kaso abutin nyo, kaso abutin natin, kaso abutin nyo, di ba? So pag turn over yan guys sa law firm ay si law firm na ang maniningil sa iyo. Ayan na yung babasahan ka ng karapatan or ibabla, sulatan ka ngayon na naka-legal size, na legal size ang haba, long fair, kung yun ang legal size, no? I don't know kung inang sukat nun. Maaaring diretso yan sa bahay mo or maaaring idaan yun sa barangay. So, yung barangay ang magsiserve sa'yo. Ano ba? So, ngayon kung ikaw, hindi mo takot na kasi legal yun. Akala mo kaso na. Demand letter lang yun. So, siguro, maaaring one or two ka rin padalahan nun. Or kaya, tawagan ka sa office. So, yung guys, yung pagtawag nila sa office ay, ano yon, illegal. Hindi yun legal. Pagalitan mo. Habihin mo, pambihira ka nyo. Ini-isturbo nyo ako. Excited akong magtrabaho dito at nananahimik. Tawag-tawagan nyo ako. Huwag nga kayong ano dyan. Diba? Abayaan nyo akong magtrabaho kasi excited ako. Yun. So, illegal po yon. Hindi yun legal. At pag dumating yung time na talagang may mga stages din yan, may time din duration yan sila, pero tiisin nyo kasi may kulukulit yan mga yan, call agent yan eh. Andyan nyo makakatikim kayo ng hindi yung salita na hindi makain ng aso. Diba? So, kung yung narinig yung salita na pangit sa parinig nyo, dublihin nyo pa yung maririnig nyo sa kanila. Ganun sila kalupit maningil. Ngayon kung yung iba dyan na manihid na, sanay na sanay na, congratulations. Pero yung iba na pa-practice pa lang, ayun, hindi makatulog. Diba? Hindi, ano pa yon? Siguro may stages din dyan silang tinitingnan. Siguro pag naramdaman nila, unoperated ka na, titigilan ka na rin nila. So, that's it. So ngayon, paano ba ito magiging estapa? So, magiging estapa ito guys, kapag nakipag-commit ka sa kanila, na nag-issue ka ng certain amount, na mayroong promise. Lalong-lalo na, kapag nakanotaryo yun, lalong-lalo na yung issue ka ng check eh. So, may another process yun. Yun, pag nag-issue ka ng check, maaaring mapunta yun sa estapa. So, huwag kayong mag-i-issue ng checking blanco kung wala naman kayong. Pero kung, why not, kung sigurado ka naman na mayroong fun. Diba? So, pwede yon. Pero kung wala ka naman talagang fun na pundo, delikado ka doon. Kaso, abutin mo. Stop pa. Bouncing check. Okay? So, tanong, another question is, nag-a-appear ba ito sa NBI kapag hindi ka nakabayad? In short, no. Hindi yan papatulan ng NBI. I-establish muna nila yung kaso bago yan patulan ng NBI. Kung na-establish nila yung kaso, maaari. Pero kapag hindi yan na-establish, granted na nga ng, di ba, ng 1987 Constitution Bill of Rights, Article 20. Tingnan mo sa Google, Article 20, Bill of Rights, Section 20. Di ba? Ang sinasabi doon, no person shall be imprisoned for debt or payment or non-payment of poll tax. That's it guys. So, di ba?
So siguro naman ngayon kahit mayroon kang 100 utang sa home credit ay makakatulog ka na. Congratulations sa ating lahat. Uy, hindi ko sinasabing hindi kayo magbayad sa utang ha. Pilitin yung magbayad ng utang. Kasi masama yung may utang, may bangungot yan. Alalahanin nyo, walang nakukulong sa utang. Pero, maraming sumasablay sa utang. Diba? So yan, congratulations sa ating lahat. At mag-subscribe ko na guys kung nagustuhan mo ang ating mga videos. At marami pa tayong tatalakayang videos sa mga susunod na araw. Siyempre, marami pa tayong araw eh. So lagi-lagi tayo mag-upload ng information or mga legal So at muli nagsasabi, my name is Polisya ko at hindi. At muling nagsasabi, sablay ah. Hindi lahat ng pulis, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.